lahat. Nagalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, pinaaalalahanan tayo ng ating pong Jesus Nazareno na siya ay naging naririyan. Ginagabayan tayo, sinasamahan tayo. Kaya't ang kanya ring paalala, huwag mangamba, huwag matakot. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkup, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sapangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya ang mga kapatid, pumili kayo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iukol naman namin
ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang hintil na naakit sa Hudismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila'y ipinalangangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo ay aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat nagmagsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa at awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoo'y tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Kaniyang nilikha ang tanan, mga tao'y di namayan. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawak. Sumakay sa bangka, patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka, at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga narito, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nakikilala ba natin ang ating Poong Hesus Nazareno sa panahon ng pagkatakot at
pangamba. Mga kapatid, patuloy po ang ating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay at sa mga panahong ito, no, kung kayo po ay nagsisimba ng araw-araw sa mga nakaraang araw na ito, ay makikita natin na binabaliktanaw natin ang ilan sa mga pangyayari sa buhay ng ating mahal na poon. Na dahil nangyari na ang Pasko ng muling pagkabuhay, makikita natin ang ibang mga kahalagahan ng mga pangyayaring ito at kung ano pa ang higit na sinasabi nito ngayong binabalikan natin sila. At sa araw na ito, nakita natin si Jesus na hindi nakilala ng mga apostol sa gitna ng malakas na hangin at alon. Noong sila ay nasa bangka, patungong Kapernaum, patungo sa pagpapatuloy ng kanilang pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. At nakita po natin mula sa kanilang pangamba at pagkatakot sa mga pangyayaring yun, doon nagpakita ang ating Poong Jesus Nazareno. Doon siya nagpaalala, ako ito, huwag kayong matakot. Nung nagpakilala siya, tuwang-tuwa silang isinakay o isinama si Jesus sa bangka. At doon sila ay nagpatuloy. Mula sa pangamba, tungo sa kasiyahan. Mula sa pagkatakot, tungo sa kagalakang kasama ang ating Poong Jesus Nazareno. Na hindi po nalalayo sa ating mga buhay. May kanikanya po tayong unos. May kanikanya tayong mga pangyayari sa buhay kung saan dumadaan ang malakas na hangin at ang malakas na alon. Hindi naman natin maikukumpara. Depende yan. May mga tao na para sa atin, parang ang babaw ng problema. Pero hindi natin alam yung pinanggalingan at pinagdaanan ng taong iyon. Tayo rin, minsan hindi nauunawaan ng iba. Minsan tayo din lang nakakaalam at nagiging malay sa pinagdaraanan natin. Gayunpaman, may karanasan na para bang hindi natin alam ang gagawin natin. Para bang may mga hinaharap tayong hamon na imposibleng lampasan at matagumpayan. Pero, kung tutuusin, sa mga pangyayaring iyon, nagpapakilala ang ating Poon. Doon, sa mga panahon ng krisis, doon mas nagiging litaw yung biyaya. Doon mas nagiging litaw yung pakikisama. Yung pakikiramay ng ating Poong Jesus Nazareno. At minsan, kailangan lang natin siyang makilala. Siguro kung hindi sa mga pagkakataon na tayo'y naliliwanagan tungkol sa mga bagay-bagay o may mga oportunidad na lumalabas sa atin, siguro sa presensya din ng ibang tao na handang tumulong, handang makiramay, handang samahan tayo. Mga tanda sa mga panahong hinahamon tayo. Problema man, kawalan man, paghihirap man sa iba't ibang bagay, nagpapakilala ang Poon. Ako ito, huwag kayong matakot. At maganda pong hinging biyaya sa ating pagpapatuloy ng banal na misa, yung kakayahang makilala ang Diyos. Yung makilala siya sa mga problema nating pinagdaraanan, sa mga mabababa at madidilim na panahon ng ating buhay, nang may pananalig na hindi niya tayo iiwan. At dumarating ito, katulad ng sa unang pagbasa, hindi lamang sa panahon ng mga pagbibiyaya, kundi pati sa mga taong handang makiramay sa atin. Handang magsilbi sa Diyos at handa tayong samahan sa mga krisis natin. Baka kailangan din natin ng matulungan tayo nila. Gaya ng 7 hinirang upang magsilbi sa sinaunang Kristiyanong komunidad.
Baka nandyan lang ang tulong ng ating Poong Hesus Nazareno. Baka kailangan lang lampasan natin ang ating mga takot at pangamba nang luminaw ang ating paningin at makilala siya. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin din natin ang ating mga sarili. Sa lahat ng mga pinagdaraanan natin, kanino, saan, anong pagkakataon nagpapakilala ang Poong Hesus Nazarenong gumagabay at nakikiramay sa atin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa amin. Maawa ka sa amin. Tumayo na po ang lahat. Taglay ang panibagong tiwala sa pag-ibig ng Diyos na laging nakahandang tumulong, ilapit natin sa Kanya nang may pagpapakumbaba ang ating mga kahilingan. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patnubaya ng Espiritu sa kanilang pag-akay sa kawa ng Diyos, lalo na sa mga krisis na hinaharap ng simbahan, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Diyos ng masaganang biyaya ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga nagpapatangay na lamang sa maunos na agos ng buhay, naway matagpuan ang simbahan bilang isang payapang kanlungan, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Sa mga may sakit, naway maihatid ang habag ni Kristo sa pamamagitan natin bilang tagapaghatid ng Kanyang mapagmahal na pangangalaga, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Diyos, naway magtamasa ng kapahingahan sa langit sa presensya ng Panginoon, manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners, health workers, at lahat ng nagsisilbi sa bayan na sa kanilang katapatan sa paglilingkod ay nagiging tanda ng pakikiramay ng Diyos, lalong-lalo na sa mga may sakit at nangangailangan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming kapanatagan, O Panginoon. Ama naming Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya upang ganap kaming makasalo sa buhay ng simbahan, upang matupad namin ang iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon
itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyosan ang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na si Jose Dennis, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Upang ika'y ibigin ko.
sa'yo. Kung lumapit ka lamang, ang puso ko'y hagkan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Inihibig kita, manaligasa na, ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Iniibig kita, manaligasa na, ako'y kapiling mo kahit ikaw pa may mapalayo. Paalaala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim ng Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin namang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, paalala lamang po na unang-una ay nasa pandemya pa rin tayo, kaya po pag tayo'y nasa loob o sa paligid ng simbahan at kapag tayo nagdiriwang ng mga sakramento, nagdarasal o nagdedebosyon ay kailangan pong nakasuot ng maayos ang ating mga face mask. No? Siguraduhin pong natatakpan ng ilong at bibig at hindi po ito tinatanggal kung hindi naman kailangan. No? Ingatan po natin ang ating mga sarili. Ikalawa, no? Mainit po ang panahon ngayon. Minsan tumataas po ang ating temperatura sa mga level na hindi natin inaasahan. Ano? Kaya sana po pag tayo lumalabas, lalong-lalo na pag nasa simbahan, particular na kapag tuwing Biyernes at Linggo, no? Dahil maraming tao, sana po yung nagdadala tayo ng ating mga tubigan, ng pamaypay, ng gamot na kailangan. Ano po?
So, sana po ay ingatan natin ang ating mga sarili bilang malasakit. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa't kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.